and Bets brought to you by Pet Options. Magandang araw mga ka-Pet Pals. Ako si Doc Russell, ang product manager ng Pet Options. Welcome sa Pets and Bets webisodes. Ngayong webisode na ito, tatalakayin natin about sa heat stress ng mga alaga nating aso at pusa. Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang tropical country. Ang environment ay napakainit, kung saan ang mga alaga nating aso at pusa ay nakakaranas ng matinding init sa kanilang katawan. Ang heat stress ay tinatawag rin nating hyperthermia. Tumataas ang temperatura ng katawan ng mga alaga nating aso at pusa beyond sa normal range. So ang normal range para sa mga alaga nating aso ay from 37.9 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius. Sa mga alagang pusa naman natin, between 38.1 to 39.2 degrees Celsius. Yung mga pet owners natin, paminsan iniiwan yung mga alaga nating aso sa mga mainit na lugar. Posible magka-heat stress sa mga yon. At paminsan, nakukuha rin ng heat stress sa mga ini-inject nating mga gamot gaya ng mga ibang tinatawag nating mga anesthesia. So nagpo-produce rin paminsan yun ng heat sa katawan. So posibleng magkaroon ng heat stress sa mga aso. So most likely, problem ito ng sa environment at posibleng gawa rin ng napabayaan ng owner. Una, makikita natin sila na nagpapanting o nahihirapang huminga. Another thing na makikita natin sa mga alaga nating aso at pusa ay magkakaroon sila ng pamumutla, lalo na sa kanilang mga gilagid. Usually, ang gilagid nila is kulay pink. So, mapapansin nyo, magiging kulay blue ang kanilang mga gilagid. So, ibig sabihin nun, nawawalan sila ng oxygen sa katawan. Another, posible rin pong magkaroon ng shock. So, paminsan, sa sobrang taas na ng temperatura ng mga alaga nating parang nanginginig na po kaagad sila. Paminsan rin po, makikita rin natin na nagkakaroon ng mga aso natin ng pagtatae. So, paminsan, talagang whenever you say stress, talagang any animal, nagkakaroon niya ng diarrhea. So, most likely, nagtatae po pag may heat stress. Ang first aid ng heat stress, kung sakaling makaranas sa mga alaga nating aso at pusa, dapat maipababa ka agad yung temperature ng katawan ng mga alaga natin. So, ang pinakaunang dapat gawin is maglagay tayo ng towel na medyo binasa natin ng yelo. Hindi natin kaagad papaliguan ng may yelo. Basta ang goal natin, pag may heat stress sa mga alaga nating aso at pusa or nakakaranas sila ng heat stress, mapakul or mapababa ang temperatures. Tapos, ang susunod doon, pero hindi drastic yung pagbaba ng temperature. Dapat medyo dahan-dahan. Pag medyo maka-recover na sila, pwede natin silang bigyan ng pet reboost para ma-replenish yung nawalang electrolytes sa katawan nila. Sa mga small breeds gaya ng Shih Tzu, mga around 4 ml. Sa mga medium breeds gaya ng mga Beagle, mga around 7 ml. Tapos sa mga large breeds, mga around 10 ml ang ibibigay natin sa kanila. So, ang pagbibigay ng Petri Boost ay most likely pagka nagkaroon ng heat stress yung aso hanggang most likely for 1 week. So, once a day lang natin siya ibibigay. Bigyan natin sila ng shaded na lugar sa area nyo. Iwasan rin ilagay sila sa kotse. Dapat lagi silang may supply na tubig. Kung sa bahay natin walang aircon, at least may electric pa naman kasi napakahaba ng mga balahibo ng ibang aso, posible pong mawala na yung ating mga alaga kung hindi natin maagapan yung mga senyales na nakita natin sa mga alaga nating aso. So recap lang po mga ka-pet pals. Ang pagkakaroon ng heat stress, preventable po ang condition na to. So, ang una nating dapat gawin, tingnan natin yung mga alaga nating aso or pusa. So kung nakita na po natin na nasa mainit silang lugar, dali na po natin sila sa shaded area. Tapos huwag po natin silang iwan sa sasakyan. Dapat rin po kung kasama natin sila sa paglalakad or pamamasyal,
Dapat dala rin po, may dala rin po tayong tubig. Kung may mga signs na ng heat stress yung mga alaga nating aso or pusa, anuhan po natin sila ng bimpo na malamig. Paliguan natin sila nang hindi naman sobrang lamig. Kung medyo ma-stabilize na or medyo makarecover na yung mga alaga nating hayop, anuhan po natin sila ng supplement. Bigyan po natin sila ng mga supplement or electrolytes, gaya po ng Pet Reboost, para makarecover lalo po sila sa kanilang kondisyon. Ako po muli, si Doc Russell. Ito po ang Pets and Vets. Care for them all, big and small. Pets and Vets webisodes brought to you by Pet Options. Only at Pet Options Facebook page. We care for them all, big and small.